Zero Waste Campaigner. Pinakamadaling maalala lang sa yung plastic. So, abangan nyo rin po yung mga ads na lalabas sa Facebook namin na nandun si Maria, no? Against plastic. So, may second question yata, Jeff, na from Sir kanina. Panawagan para sa SONA. Yes. Sa dami ng mga demands, no, I think it's pretty clear, no, we want President Marcos to make 2 liters pay. Simple as that. No, we want the president to stop supporting and enabling fossil fuel expansion here in the country, and we want him to start demanding payment for loss and damage against the biggest climate polluters, even those who are domiciled in other countries. Okay, so bago po tayo magsalano, pasalamatan po muna natin ang ating mga kasama sa media. Pasalamatan din natin yung ating mga panelists sa pagbabahagi ng kanilang mga kaalaman. And, Luigi. Yes, I know. Tingin po dito. Ayan, so, ayan, bago po tayo magsara at mananghalian, no, huwag niyo pong kalilimutan. For updates, nasa Facebook po kami, nasa Instagram po kami. Nag-update din kami sa X, no, so, sa SONA, tututok po kami and sana tutukan nyo rin po yung aming mga social media channels. Tapos, bago tayo tuloy ang mga pananghalian, no, pagsasara lang po ng aming County Director, si Leia Guerrero. Hindi po ito pagsasara, pero I found na meron lang akong gustong idagdag doon sa sinabi kanina ng isang kasama natin sa media. Para lang ma-put sa konteksto yung kanyang sinabi. Kasi yung sinabi kanina na na-breach na natin yung 1.5 degrees, nagyari yon in several months. Pero yung totality niya, hindi pa na-breach ng mundo, hindi pa sinasabi ng mga scientifico na na-breach na natin yung 1.5 degrees. Importante po yun na take in mind natin, kaya gusto ko lang na ilinaw yun. Kasi yung 1.5 degrees warming from pre-industrial levels since the 1800s was identified as a threshold, as a turning point for the world, right? Ang sabi ng mga scientifico, although in the past several months, there were months na nag-exceed yung temperature ng Earth doon, yung pag-calculate nila is over a 10-year period. So wala pa, hindi pa nila sinasabi na actually na-breach na natin. And why is this important to point out? Kasi yung pinreset namin today, di ba, parang hindi siya gloom and doom. Yung sinasabi namin ay hindi na, nako, wala na tayong magagawa. Hindi ganun yung sinasabi namin. Ang sinasabi namin ay meron tayong magagawa at kailangan gawin ngayon. So, hindi dapat natin isipin na, nako, nalagpasan na natin yung point of no return. Hindi pa natin nalalagpasan. At lahat ng mga panukala na nakalagay doon sa papel, yung paper na pinreset ng ating panel ngayon, ay mga solusyon na kaya nang gawin ngayon. Gaya ng sinabi ni Jeff, at ni Vigi, at ang ating kasama na si Sid, at ni Canoli, kaya na natin gawin, for example, yung dalhin sa korte ang mga fossil fuel companies, pagbayarin sila, okay? Mag-shift na away from fossil fuels to RE. Kaya yung gawin at dapat gawin para hindi tayo magpas. So, nilinaw ko lang yan kasi baka mamaya sabihin nyo, sinabi ng Greenpeace na nag-breach na tayo ng 1.5. Hindi po, hindi pa tayo nag-breach ng 1.5, pero kailangan na natin gumawa ng aksyon para hindi makaabot doon yung mundo at kayang gawin yun ni Presidente Marcos. Meron siyang pwede gawin para mapigilan yun at dapat gawin na niya ngayon. Salamat po! Okay.